Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jun. Welcome to my new channel, Kabuterong Pinoy. So ngayong araw, ito yung first vlog ko na gagawin sa channel na ito para ipapakita sa inyo yung pagkakabute. So ipapakita ko sa inyo yung mga steps kung paano gawin ang itong tinatawag na fruiting bag. So sa as of now, ito ay almost 60% colonized. Ibig sabihin po yung pagkaputi niya, yung takbo ng amag is nasa 50 o papunta na siyang 60%. So as you can see here, sa ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung saan galing itong fruiting bags na to, kung anong mayroon dito sa loob. Okay, sabay tayong matuto. Punta tayo baba kasi nandun yung gagawin natin para magkabo tayo ng ganito. Okay, so nandito tayo sa baba. So yung nakikita po natin ngayon ay yung pinatuyo na dayami ng palay. Na-chop na siya kahapon, tapos nababad na rin namin sa apog at sa tubig na may apog at asukal. So ngayon kukuha tayo ng isang PT bag. Ito ang size po nito ay 6x12x0.002. So tama lang yung nipis niya, kapal ng plastic na to. So mabibili lang din to sa mga hardware, aggregate, hardware. So ang gagawin po natin, ito na po yung layami, ito yung layami na pinabad at sa sinabi ko kanina. So yung basehan po natin na tama na po siyang ibaging is yung pag pinipisil natin, wala nang tumutulong tubig. So ibig sabihin, yung water moisture niya is nasa 50 to 60% na po. So ibig sabihin, tama na siyang ibabaging natin. Kasi pag sobra, pag may tumutulo pang tubig, hindi siya maganda kasi pagkatapos po natin ma-steam, magkakaroon po ng mga tubig-tubig dun sa bandang ilalim ng dito, fruiting bags, ng PP bags. So kailangan na i-drain talaga natin yung binabad natin na dayami. So ngayon, sisimulan ko po yung paglalagay ng dayami dito sa loob ng PP bag natin. Okay. So ito lang po. Kuha ng konti. Mano-mano lang muna kasi ito, kasi para talaga nagsisimula pa kasi ako sa mano-mano muna kasi wala pa tayong improvised na mga machines. So, ito po siya. Gaganonin ko lang po dito sa dulo para mag-circle yung bottom side ng PP bag para mas maganda siyang tignan at para maging bilog talaga, tapos hindi siya madaling matumba. So ganyan po. So ididiin po natin para isiksik natin yung sa loob ng bag. Hanggang sa okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Kailangan tama yung pagkasiksik. As you can see, parang na-brown na talaga yung dayami kasi after siya mababad ng 4 hours. So 3/4 na po siya ng ating PP bag, itong heat resistant bag na to. So pwede na natin siyang lagyan ng PVC neck na tinatawag. So yung pinapakita ko po sa inyo, ito po yun. Yan po yun. So PVC, pinuputol-putol lang. Ilusot natin yung ito, ganunin natin. Ganunin natin, tapos ilusot ito dito sa PVC ring. Okay. So ganito na siya. Tapos na natin nalagay yung PVC ring. Lalagyan na naman, tatalian natin siya ng rubber band.
Okay, kanunin lang po. So, ganito na po siya. So after po natin malak ng rubber bands natin ay tatakpan naman natin ng ordinaryong plastic itong butas. So kailangan natin ng isang plastic at isang rubber band. Ordinaryong plastic tapos isang rubber band. So ang gagawin natin is ganito lang, simple. So ang purpose po nito is para hindi siya mapasukan ng tubig during steaming. Kasi yung steaming, pag napunta na yung mga nag-evaporate na yung tubig sa ibabaw, yung chances po is magkatubig na yung ibabaw ng yung tinakip natin sa drum. So, posible siyang tutulo, babalik dun sa baba, tapos posible siyang mahulog dito sa bunganga ng ating fruiting bag. So, ito po yung purpose na nilagyan natin ng takip na ordinaryong plastic na tinatali din natin sa rubber band. Okay, so yun lang po. So, yun po yung video ng pagbabaging. So, my next video, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung pagbababad ng dayami sa tubig na may halong calcium carbonate o agri-lime at asukal. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like and share po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po. Okay, so hanggang dito na lang po. Ito po si Joner, ang inyong kabuterong Pinoy.